talaga naman. So, good evening everyone. Okay, nandito ako ngayon sa office. So, it's office days. It's Thursday actually. And then, twice a week kami mag-office or mag-return to office. And then, thrice a week din ang work from home. Nandito ako ngayon sa aming parang pantry-pantry na rin ang peg niya. Pero ang kagandahan dito kasi may mga palibro sila. Okay. Pwede ka magbasa kasi marami silang books. Okay, so yun mga yan. So ito yung babasahin natin. Okay, so basa-busa muna tayo habang naghihintay ng oras, diba? Kasi ang shift ko is around 9 PM pa. Eh, anong oras pala? 7 PM pa lang dahil. So, maaga talaga akong pumapasok kasi nga ayaw ko maabot ang traffic. And talagang mahirap kasi pang gabi ako. So, ayun. So, ito siya. Mabasahin natin. How my maid became a millionaire by Bo Sanchez. Ayan, kilala nyo na si Bo Sanchez, diba? Talaga naman, sikat na sikat na. Author ng mga financial kineso and inspirational books, diba? So, eto din. Wala, napili ko lang yan. Read this if you want to take great photographs. Ayan. So, by Henry Carroll. So, babasahin natin ito ngayon habang naghihintay ng oras. Alright, so yun lang. And, so syempre diba, hindi na puro social media na lang, puro gadgets na lang, tsaka ano, kung anak-anak ang iniisip natin. So, bigyan din natin ng time yung sarili natin na kung wala kayong ginagawa, punta lang kayo sa isang tahimik na room. And kung nade-depress kayo and gusto nyo ng medyo, ano, maibsan yung ano nyo, yung kalungkutan na dinadala ninyo sa inyong mga kabuhayan, nakakaloka naman kayo. Magbasa-basa po tayo ng libro. Makakatulong po sila. And, ayun, itutour ko kayo sa aming office. So, ayan, dito ako tumatambay pag maaga talaga ako. So, ito yung pinaka-ano. Medyo madilim kasi nga hindi nakabukas ang ilaw. Medyo tahimik dito. Kasi may mga kumakain. Charot. Hindi. Ayun, mga pahalaman nila. Kasi gabi na nga. And then, dito rin yung ano namin. Marami silang books din eh. The Secret of Wealth. So mukhang kailangan natin ito. Facts and Basics. Ayusin natin. Kasi kumuha ako dito eh. May mga games din sila. So yun yung itsura na aming parang cooler area. Okay. So dito ako tumatangal eh. Talaga kapag ano.
another parang corner. Okay, so you can actually donate here. Donate and help a kid grow. Books for donations are available here. So dito mo lang siguro siya ilalagay yung donation mo na libro. Or dito, kasi may mga nakalagay na. So dito naman kasi ito nakalock siya. Hindi mo siya mabubuksan kasi ano sila mga brand new books yung mga yan. And of course talaga naman hindi pa yata nabubuksan. Or talaga nakasil pa sila. So bonggang bongga. I'm not sure kung pwedeng humiram dito. I haven't tried. Siguro tatanong tayo sa HR. Tapos ito yung mga ibang books. So talaga naman marami. Tsaka nakakatuwa yung office na to kasi ano, ang cool niya and talagang comfortable talaga siya. So dito lang ako tumatambay kasi tahimik and gusto ko talaga na mapag-isa minsan. So sobrang stress naman talaga sa labas, di ba? Sa biyahe pa lang stress na stress ka na. So it's a good thing kasi dito ako tumatambay pag maaga talaga ako sa office. Maaga talaga akong umaalis ng bahay. Kasi nga traffic area ang peg ng biyahe ngayon. Kasi sobra, di ba, nagbabalikan na back to normal na nga, di ba? So kaya maaga talaga akong pumapasok. And siguro mga 4:30 lumalabas na ako ng bahay. 4:30 PM kasi ang shift ko is 9 PM. So di ba imagine yung sobrang preparation ko. Kasi nga gusto ko maaga and ayoko nang nahahassle. And then talaga namang ayoko yung na-stress ako. Stress ka na nga sa biyahe kasi traffic. So di ba? Ayaw mo pagdating mo sa office, mas stress ka pa. So, sobrang chill talaga dito. Gustong-gusto ko tong employer ko na to. Kasi nga, work-life balance talaga ang pinopromote. So, hindi ka talaga mabobombard or hindi ka talaga matatamba ka ng mga trabaho. Talagang mamamanage mo yung task mo on a daily basis. So, and of course, talagang independent ka dito. Matututunan mo ang pagiging independent. So, unlike sa mga previous na company ko, sa mga ibang company na talaga namang call centers or BPO na pagpasok mo pa lang, iniisip mo na yung stat mo and yung KPI, yung scores mo. And of course, magtatawag ka pa, magtatake ka pa ng calls. Eh dito, talagang wala. Emails lang kami and then may calls siya pero madalang lang. Siguro mga malaki or mataas na yung 4 na calls per month. Per month yun ha. 4 calls per month. Mga 3-4 ganun, malaki na yun. Kasi more on emails nga ako. And talaga namang ang galing lang. Hindi lang sa sobrang inaalagaan nila yung employee nila. So talagang mafe-feel mo talaga yung makatao. Diba yung pagka makatao nila. So, parang minsan ikaw na lang mahihiya eh. Kasi sa sobrang spoiled na yung mga employee dito, lahat may mga pa-under sila dito na mga activities and everything. But still, mamamanage mo pa rin talaga yung personal life mo. As in, talagang work-life balance siya for me. And natutuwa ako. Unlike sa mga previous company ko talaga, sobrang stress ako doon, sobrang hassle. Talagang lahat mabilisan. Pero dito, bonggang-bongga, talaga naman, hindi nasisira ang beauty ko dito. Nakaka-lurky. So, ayun na nga. Ayun, pagkadating ko dito, kape-kape ako kasi may mga free coffee kami. Alright, papakita ko mamaya yung mga vending machine namin na talaga namang imported pa yung mga kape. So, may mga Swiss pang mga ganar. At saka, dito, yung office namin, yung loob ng office namin, ano, may sarili-sarili kaming mga tables. Diba? May sarili-sarili kaming tables. And hindi talaga siya yung dikit-dikit na parang sa call center or parang computer shop. Dito, meron kaming sariling talagang desk. And meron kaming pedestal. Okay? Na tinatawag. So, talaga, pwede rin kami mag-work dito kung gusto namin. Dito lang kami, tumambay. So, pwede din kami mag-work dito sa Colern. And kung siguro puno na yung ano, office at naghahanap ka ng workstation, pwede kang mag-work dito. Pwede kang maging kung gusto mo tahimik and everything, pwede ka dito. So,
walang problema. As long as kompleto ka dun sa gamit ng laptop mo. Kasi may sarili kaming laptop. So, pwede mo dalhin yung laptop mo dito and everything. Pwede ka mag-work. Kasi nga, itong office namin, equipped siya ng wifi. So, may wifi kami dito. So, lahat talagang sakop niya. For employees and everything. So, ang bongga, diba? So, ayan siya. Gusto ko yung mga pailaw, yung interior nito. Gusto ko nga gayahin para sa bahay. Kaso, diba? Siguro, someday, magagaya ko din to. Ang ganda. Ayan, gusto ko yung upuan nila. May wood. Mahilig ako sa wood. And then, yung mga indoor plants nila. Talaga naman, bonggang-bongga. Gusto ko magkaroon ng ganyan. Talagang ginagaya ko yung ano niya. Yung style ng room na to. Yung interior niya. At saka itong pailaw na yung gusto ko niya. Oh my God. So, ayan siya. So, nakaka-relax talaga siya. Tumambay dito. Ayan. May mga plants. More plants pa talaga. So, ito another tambayan din. Parang bar style naman siya. So, you can do your, ano dito, chit-chat, ganyan-ganyan. And then, magbasa-basa ka ng libro, ganyan-ganyan. And then, yan. And more plants siya talaga. So, minsan talaga naiisip natin, alam ko may mga pinagdadaanan tayo when it comes to mga kadyutangan natin sa mga John Lennon na yan, ng mga loan sharks. Pero, wag pa rin natin kakalimutan na mag-enjoy at lumabas ng bahay. Huwag tayong matakot sa kanila, sa mga pagbabanta nila. Kasi nga, the more na matatakot tayo, the more na tatakutin tayo. Kasi nga, masisense nila na na matatakotin tayo at saka hindi tayo marunong lumaban. So talaga naman, aabusuhin talaga yung ating kahinaan. So huwag natin pakita sa kanila yung kahinaan natin. Instead, talagang ilaban natin yung patas na treatment na fair debt collection practices. So huwag nating hayaan na aapak-apakan yung karapatan natin. So we have laws na nagpo-protekta sa ating lahat bilang isang Pilipino, borrower ka man, consumer ka man, may mga batas po tayo na nagpo-protekta sa atin. So hindi po nila pwedeng abusuhin or pinababoy ang mga batas na yun. Kasi karapatan natin yun. May mga karapatan tayo na dapat nating ipaglaban. So ipilit natin ang fair treatment when it comes to collection practices. I know, walang masama sa pangungutang. Walang masama doon. So long as talaga namang responsible borrower ka. Okay, and you know your obligation. And you know the terms and conditions na pinapasukan mo. Alright? But again, sa lahat ng mga nakakaramdam ng depression, yung lungkot, yung talaga namang kawalan ng pag-asa na guminhawa dahil sa mga kadyutangan sa online lending at sa mga pangaharas nila, kasama na yun, dagdag na yung mga pangaharas nila, yung pagbabanta nila sa stress ninyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lumabat lang tayo. Diba, bumangon tayo, gawin natin ang lahat para ma-avoid natin sila at hindi natin sila iniisip masyado. Huwag tayong mag-focus sa kanila. And learn the art of deadmatology. Ika nga, diba? So, nakakaloka. So, naging mantra na natin yung deadmatology. So, well, maraming salamat again, guys, sa pagsama sa akin ngayon. Please don't forget to subscribe to our channel. And I would like to express this opportunity again na magpasalamat sa inyo kasi sa panonood nyo pa lang at hindi pag-skip ng ads, talaga nakakatulong na din kayo sa ating channel and you are supporting our channel para maipagpatuloy ko at makagawa pa ako ng magagandang content para sa inyo. And don't forget also to follow our social media accounts sa Facebook, Instagram, and TikTok. Maraming salamat sa inyo, guys. Mabuhay kayong lahat and ingat kayong lahat.